Ano mo sa child psychology? Opo, parang more on that. Para lang makakasal. Pero walang problema sa co-parenting niyo? Wala po, wala kang problema. Sa mga support? Opo. Financial support? Kasi financial support kasi, same pa rin naman po. Ganun pa rin. Parang ako, sabi ko na lang sa kanya, sige, wag na. Kasi dami na naming issues before, di ba? Hindi na ako nag-demand sa kanya ng kahit ano. Basta yung school ng bata, yung tulungan kami dalawa siya. Hanggang college, sabi ko, go. Hanggang international school yan, hanggang college. Pero mayroon, okay na, di ba? Oh. Meron ka ba ngayon love? May kasama ako po, hindi. I'm single, but I'm open to dating. Pero hindi po talaga yun yung pinaka-priority ko ngayon. Especially may marami po akong ginagawa na project, di ba? Tapos nanay pa ako. Pero I'm open. Hindi ko naman po kinu-close yung doors ko sa mga dating stage o kaya mga relationship dito. Eventually ba parang open ka sa possibility ng blended family na maging okay kayo ni Gary, kayo okay din yung anak ko sa kanya? Ako po okay ako doon. Parang darating yung time na magkakasama kami sa family. So, alam mo yun? Kasi normal naman na yun ngayon eh. May nangyari na yan sa iba eh. Matagal ko na po yung ino-offer sa kanila. Lalo na kay Michael, matagal ko na yung ino-open na kung may problema kay Gary na magka-family day tayo, pwede mo naman siya isama, parang gano'n. Parang hindi ko kasi intensyon na kaya yung family day kasi para mag-rekindle kami or end. Ang tagal na panahon na yun. Pagbigyan, alam mo, ang akin na pinaka-concern ko na lang is yung anak ko. Na parang kahit man lang once a month, diba, ma-feel naman lang niya na, buo yung family ko. Kasi that's all that matters talaga pagdating sa bata na lumalaki. Yun talaga yung... So game ka, na magkakasama kayong tatlo talaga. Game ka doon. Game po ako kasi sa akin, hindi naman siya personally. Hindi naman po namin yung gagawin para sa akin or para sa kanya. Para sa anak na. Pero hindi pa nangyari yan? Hindi pa po nangyari. Kumusta ka kayo? Ayaw niya. Kumusta ka kayo ni Gary? Kami po, nakita kami once na parang una sa video call, yung anak ko nandun sa kanila. Tapos yung anak ko, syempre walang alam. Tapos sabi niya, hey mom, this is my tita Gary. Ganun na lang niya bigla yung phone. So parang nagkagulatan kami ni Gary. Hi, first time namin magkita. Hi, how are you? Tapos yung second time is sinundo nila ni Michael yung anak ko sa bahay. Ako yung nag-hotel. Nakita ko sila. Okay naman. Pero yung talagang personal na nagkausap, hindi pa. Pero yung, dahil single ka ngayon, hindi po parang naman naisip na magkaroon ng another child, if ever? Hindi po. Hindi ka naman hinihingi. Alam, parang naging din yun sa anak ko eh, na parang sabi niya, ako lagi ko pinapromise sa kanya, you're my one and only baby. Hindi mo na magbe-baby si mami hanggang lumaki ka. Kasi syempre, tingnan nga yung family niya, may kapatid na siya sa kabila. Ayoko naman mag-feel ng anak ko na nalileft out siya. So kumbaga, 100% ako sa kanya. Erin, you were linked to Arjur before, during the kasagsagan of Arjur and Kylie. Seeing him now, happy ka ba? Ka naging resulta? Actually, ilang 3 years na ata kami hindi nagkikita ni AJ. Kasi dati, nagkikita kami sa, may business kaming ginagawa. Tapos after a year, lumabas yung issue. Na parang ako, anong issue to? After a year, di ba? Parang nananahimik na lahat ng tao, saka pa lumabas. After a year, natapos na. So, lalo na nakaraan, parang ang daming lumalabas, di ba? Tapos may nagtatag pa rin sa akin na parang ako, ano ba? Nakamove on na lahat, kayo na lang hindi. Parang, in a way, siguro ginagamit lang para umingay or what. Pero, I don't really care. Pero, ako, I'm happy for him na may ano na siya. I'm happy for him. I'm happy for them, actually. Kasi si AJ, matagal ko na siyang kilala. Sa ex pa lang niya, si Axel. Kasi ex ko din siya by that time, si Axel. After Michael. We've been together for 3 years. Tapos by that time na nagparang inaayos namin ni Axel, may something na pala sila ni AJ. Kaya ako nakilala si AJ. So parang makayo na kayo ng conflict? Parang one time inaway ko siya. Kasi bad trip, diba? Parang hindi pa naman siya kilala that time. Well, hindi pa siya nag-ano, bad or anything. Hindi pa siya sa kabila. Wala pa po, wala pa. So parang ako, sino ba itong babae na to? Nakausap ko siya sa phone, ha? Girlfriend ako ni ganito. Ha? Nagsasabi ko, girlfriend. Inaayos namin yung 3-year relationship ko yun. So parang nandun agad siya sa picture. Yes. Kaya ako siya nakilala, pero personally, hindi kami magkakilala. Hindi ko pa siya namimit in person, actually. Ah, hindi pa kayo nag-ano na yun? Hindi pa po. Parang one time lang sa gimikan dito sa Aramde area. Pero hindi gano'n. So after ko nalaman na, okay, go. Tapos naging sila. Naging sila, di ba?
So hindi yun naayos. Hindi ko na inayos. Bakit ko pa ayusin, di ba? May ano na, may naka-exit na dun sa... Oo, may mga ganun. So yun. Ang dami bang issues? Yung pagiging single mo, ano talaga, deliberate na iniiwasan mo muna o wala ka lang mapili? Starting this year po, I allowed myself to be open. Kasi these past years, hindi talaga eh. Close talaga, hindi ako lumalabas. I'm not really open for dating. I'm not really open to talk to anybody else. Na parang, ang dami ko rin po kasi ginagawa bukod sa pag-artista. Nag-aral po ako ng interior design. After ko graduate ng culinary, nag-aral agad ako ng interior design. Tapos, ang dami ko pong government projects na ginagawa. So, everyday, pag-gising ko pa lang, may Zoom meeting na ako, punta ako sa ganitong lugar. Hindi po ako contractor. I'm more of medical supplies and yung mga machines po na bago, dadali namin sa Philippines ng partner ko from India. Indian siya, pero taga-US sila talaga. So, okay naman pala yung ano mo, work mo talaga. Yes po. Ibang kayang-kaya mong buhay na anak mo. Opo, opo. Okay po talaga. Kahit hindi po. Pero kasi, syempre, passion ko din yung pag-acting. Actually, bago ko po tanggapin to, naka-off ako sa showbiz for 6 months already. Kasi nga, binibuild ko pa yung company namin dito sa Philippines. Tapos nung narinig ko itong movie na to, sabi ko, maganda yung story. Okay, why not, diba? Pero ano, inuperan ka sa Viva Max? May mga offers sa'yo? Meron po ako mga nakausap na director na naging director namin sa GMA, yung panghapon. Director po siya sa Viva Max. Then sabi niya, gusto niya ang kunin kasi gusto niya yung face ko, gusto niya yung hulma ng katawan. Sabi ko, direct naman, hindi naman ako ready sa mga ganyang hukar. Diba? Parang ang sa'kin, makikita ka niya. Kaya ka, hindi ka kaya niya balikan. Hindi ko naman po kasi ito ganun. Ito po, kung meron man po part, hindi po ako yan. Hindi po ako pumayag. Pero may part naman po ito na actually yung sa amin dalawa ni Paolo, restricted talaga yung bawat galaw. Pero sa sobrang laki po na eksena na ginawa namin, hindi mo na siya makakate. Parang, pero hindi siya intention. Parang sa akin, wag na natin katiyan. Parang para rin sa movie to. Kasi hindi mabibigyan ng hustisya yung ano. Pag tinignan niyo po kasi yun, hindi kayo malilibugan. Hindi. Hindi libog yung mararamdaman ng tao. Pag yung part ko na ako yung tinignan nila, hindi nila mararamdaman. Pero may part po kami doon na sa iba. Yung mga bago pong talents ng Goblin. So para kung magami double. Hindi. Sila po. May sila lang. Ah, sila lang talaga. Yes. Okay. So parang, sa akin pa okay lang sa'yo yun, na malilinyas ka sa ganung klaseng film? Ako hindi ko naman po hindi ko po tatanggapin lahat. Siyempre may, lalo na po sa Goblin, may second movie na po kaming gagawin. Nakakapagbigay din po ako ng idea, kung ano yung gusto ko, kung hanggang saan yung gusto ko. And I'm very thankful sa Goblin po kasi nire-respeto nila kung hanggang saan lang yung... And hindi nila ako pinipilit na... Katulad po, nag-preview kami, ay nakita ganito ang cut natin yan. Alam mo po, inakikinig sila kasi alam nila may pinagkasundo ang kami. So, no, nasilip mo yung mga movies sa Viva Max, nasabi mo talaga sa sarili mo na ay hindi ko kaya. Steve, malayo po kasi talaga. Thank you po, malayo talaga siya. Hindi siya gano'n. Well, sa part ko ha, hindi ko alam sa part ng iba dito sa movie namin. Pero yun talaga yung ganda. Kahit ako sabi ko, after 14 years, parang ito yung magiging break ko ha. Kasi dito ko rin po, drama po kasi talaga yung forte ko. So parang dito ko nabigay lahat. Parang gusto nga nila ilaban to ng festival, hindi lang pwede. Gusto nila ilaban ng festival kasi nandun pa lang sila nanonood, nag-shooting pa lang kami. Yung mga producer, so nag-iisip na, laban natin to ng festival. And kinabukasan, naiisip namin hindi pwede kasi pioneer ng Goblin Films. So kailangan din siya unang lalabas sa size. Psycho thriller, sexy po siya. Eh rin, babalikan ko lang yun, naalala ko lang. Yung sabi mo nga na si Michael, parang hindi siya ayaw niya na magsama kayong tatlo. Yung mga moment kayo na tatlo o bonding. Iba po kasi yung idea niya of explaining to my son. Na parang ako, sinabi ko sa kanya before, growing up, pakita natin sa kanya na may family siya. Then kapag nagtatanong na siya, saka natin i-explain. Alam mo yun, sana wala man lang maging issue about doon. Ayaw niya. Gusto niya growing up, pinifeed niya na huwalay na kami ng mga ko, ganyan.
na hindi kami magkasama, na parang ako, okay lang yung anak ko. Hindi mala niya na, di ba? Na-experience kung buo kayo. So wala talaga kayong moment together, kahit, ever? Meron naman po, na pero memory once, yung bata. Once in a blue moon. Pero ngayon, kunyari mag-birthday yung anak ko, sa kanya, tapos sa akin. Ganon. So, mag-eat na po. Pero sa, last year sa kasi, school, wala kayong, bawa. Sa school po, meron naman. Nandun din siya, pareho kayo. Once a year. Pag-graduation ba ito? O recognition? Ay, hindi. Pag-birthday po niya every ano, every year. Ah, nando kayo pareho. Alam ko nung bata niya, yes. Parang din na pero naisip ko, hindi kaya to, eh well, hindi kaya in a way, pinagbabawalan din ni Gary. Understandable naman po yun. Ang akin naman understandable kung ganun yung thinking ni Gary or kung as a babae, naiintindihan ko naman po yun. Pero, yun nga, sana po dumating yung time na maging open lahat. Alam parang yun? Blended pa. Oo, maging open na. Kasi, hindi naman po ako yung mahihirapan. Mahihirapan ako actually para sa anak. Hindi para sa akin. Kasi kung kami dalawa ni Michael, sabihin mo, matagal na po. Kaedad namin yung anak namin na naghiwalay kami. Nung iniwan niya ako actually. 8 months pa lang. So, kumbaga talagang yes. Walang-wala na siya sa'yo. Wala na. Pero as a person po, okay siya sa akin as a person. Mabait siya actually na dad. Mabait siya na dad. Wala akong masabi ako. Doon sa bait na yan, kasali ba dyan yung magpapabait siya? Nagpaprovide po siya in a way sa schooling ng bata. Pero pagdating po sa sarili niyang gamit sa akin, sarili niyang gamit sa dad niya. Pero yung monthly po, wala pa rin. Pero sabi ko sa kanya, okay lang, basta ikaw magpa-aral hanggang college. Diba? International school. Nakabroad na lang. Diba? Grade 2 pa lang po nasa international school. Correct. Thank you.